Hello guys, my name is Pol'shev Filipino, and today we are going to react to KPL Thesis Rant by VinCentiments. So the video is in the link in the description, so make sure to subscribe to VinCentiments. So any further ado, let's begin this video in 3, 2, 1. Oh, ito ba yung mga kagrupo mo? Yes, ma'am. Hi guys! Hi guys! Sino yung group leader niyo? Siya yung group leader. Ano naman? Ikaw na naman? Knock knock. Oh, bakit hindi mo nilagay yung pangalan ng kaklase mo sa group thesis niyo? Oh no. Sumagot ka. Bakit hindi mo nilagay yung pangalan ng kaklase mo sa thesis niyo? Yung pangalan niya sa thesis nila, Shalsa. Tandaan, may note lang ako. Hindi ko lang talaga sa ulo yung mga sinasabi. Actually, ginagaya ko lang yung sinasabi nila. Pero, hindi ko talaga sa ulado yung ilan sa mga scene diyan sa video niyan. Para sa mga kritiko ko. Kaya madami akong dislikes sa video ng KPL Commuters Run reaction video ko. So, hindi ko na talaga sa ulo. Okay? We understand about your criticisms from me. Oh, sumagot ka! Sumagot ka! Sumagot ka! Ito na! Sasagot na! Tangina! Nagwa-warshak ka talaga, ito! Yan na tayo! Warshak na naman! Bakit ba warshak? Nagwa-warshak ka? Warshak ba? Ano ba yung sabihin ng warshak na pinagsasabi mo, ha? Ah, Shaisa. Ano yung sabihin ba ng warshak na hayop na yan? Warshak. Warshak is a reaction to the intensity of the bombardment and fighting that produced a helplessness appearing variously as panic and being scared, flight or an inability to reason, sleep, walk, or talk. During the war, the concept of shell shock was ill-defined. Yun pala yung ibig sabihin ng war shock? Oh. Alam mo, mayayanig ako sa'yo! Oo, mayayanig sa kanya! Magsumbong ka pa kay Tulfo! At pati ito matindi sa lahat. Bakit Tulfo is the best meme? Commonly yung mga sinasabi nila eh. Tulfo Brothers. Bakit? Ipapasumbong mo kay Erwin Tulfo o kay Raffy Tulfo? Bakit naging meme si Erwin Tulfo? Este si Raffy Tulfo! Siya pala yun! Nakalimutan ko! Raffy Tulfo! Kaya nalilito ako kung sino ba yung sinasabi niyang Tulfo. Si Erwin ba o si Raffy? Commonly nakasubscribe ako kay Erwin Tulfo. Pero pero yung nandun sa topic niya talaga ay si Raffy Tulfo. Idol Raffy. Siya yung taga-sumbong. Nandito po ako ngayon para sabihin, wala po akong pakialam sa inayupak na to! Hinahanap mo pangalan mo? Bakit sa amin mo hinahanap pangalan mo? Nasaan ka ba nung hinahanap ka namin? Hanapin mo sa sementeryo! Baka patay ka na! May third eye lang kami! Kala ko naman eh. Kala ko wala na siya. Patay na siya. Nasaan ka ba nung hinahanap ka namin? Hanapin mo! Pero yung pala, ang sabi niya doon, hanapin yung pangalan niya ay nasa sementeryo na pala. Sa sementeryo? Patay na siya. Baka patay ka na? May third eye lang kami. Bak namin! Ano po? Sorry. Spoiler alerts na naman tayo. Ilalagay pangalan mo sa thesis. May naitulong ka ba? Huli kang nagparamdam. Unang meeting pa. Isip tayo ng isip ng statement of the problem. Yun pala, ikaw lang ang problema. Kapag magpapa-meeting after class. Ikaw pa tong humihirit ng pag-usapan na lang yan sa group chat. Madali lang yan. Chat-chat na. Group chat. Totoo yan. Pag-uusapan na lang lagi sa yun. Tapos, pag nasa group chat na kami, ilang beses ka nang tinag, hindi ka... Kasi, kung bakit sa mga kapasi ko, kung ano yung mga project na gagawin namin. Tapos, ang tagal pa mag-respond. Kaya yun ang nagiging problema minsan sa mga kaklase ko. Nagsisin pa lang sila. Pa rin nagsisin! Hindi ka nagsisin! Tag dito! Tag
na kapag dalawa na pala sa TikTok, what the heck? Oh! Oh, look at that. How did she dance from the craze of level up, level up, level up, level up, level up, hey! Wow! Oh! Anong pinagmamalaki mo? Yung inambag mo? Yung bigay ng nanay mo? Pang merienda? 50 pesos? Pang merienda, 50 pesos? Oh. I didn't expect to see that 50 pesos. Oo nga, no. Iniisip ko palang 50 pesos eh. Paano nila, sampu sila na mag-thesis statement tapos 50 pesos lang ang babayaran nila? Este yung pondo ng niya? 50 pesos? Paano pagkakasya yun? Ah, 50 pesos? Sampu tayo? Ano, tiksa sampu lamang sila? Bilhin mo sa nanay mo, 2020 na! Baka akala niya, 1992 pa lang! Ang pinapaywating niya dito sa 2020 pa lang, akala niya 1992, ang ibig sabihin niyan ay mas mahal na kasi ang presyo ngayon dito ng mga bilihin noong ngayong 2020 kaysa noong 1992. Kaya yun ang pinapahiwatig niya. Hindi nakamot ang 5 piso ang pansit kanton ngayon! Oh, magkano ba yung quick chow? 650 na lang po! Hindi ka na sinisingil dahil marami kang drama! Ipapasagot mo na lang yung survey! Tinatamad ka oh, pa! No. Tapos magtatala-talahan ka ngayon! Hindi mo alam ba't di ka namin sinama? Pabigat ka! Pabuhat ka! Nagkamasel kami! Dahil sa'yo! Oh! Oh, binubuhat ka namin! Yan ang sinasabi ko. Yung nagkabas, nagpabuhat. Na nga, nagkamuscle na sila. Pabigat, pabuhat, at nagkamuscle na talaga sila. Fitness, nag-fitness na sila dahil sa kanya. Tanga-tangahan na, pabigat na, pabuhat pa. Playing good, pa-carry, dumbbell ka, dumbbell. Playing warrior. Dumbbell. Ikaw tong promotor ng Overnight! Overnight tayo! Overnight na lang! Nakapadyama! Overnight! Wait a second! Overnight tayo! Overnight na lang! Nakapadyama pa ba? Burikat ka! Okay lang! Dala-dala mo jowa mo! Pero magtrabaho ka naman muna, sis! Stop muna tayo diyan sa video na yan. Sa statement niya na thesis muna bago. Thesis muna tayo, sis. Skip natin muna sa bagay yan. So, bago muna ako magtapos ng video, inuulit ko kayo mga critic ko. Ang sinasabi ko lang dito ay kung ay nag-react lang ako ng video at di ako nagsasabi na alam ko yung mga statement nila. Hindi. Kung sinasabing alam ko yan, ang sabi ko lang dito ay hindi ko pa alam ang mga bitin, mga parting yan. Kumain na po. Okay. Actually, hindi pa pala. Sorry, hindi ko naman alam po. Spoiler alert. Ito yung sinasabi ko na lang. Na ibig sabihin talaga ng yan, hindi ko lang talaga alam ang mga bahagi ng pa. Ng video. So, yun lang. Ganun kasimple. Kaya, nanonood lang ako ng video. So, thank you for watching for this video. So, the reaction video. So, the video is in the description. So, make sure to subscribe to VinCentiments. So, see you guys next time. To be continued.